Kaniya-kaniyang aktibidad at pahayag ang mga presidential at vice presidential aspirant ngayong araw. Abala si presidential aspirant Vice President Lenny Robredo sa pagresponde sa mga naapektuhan ng bagyong Odette sa Cebu. Mahirap daw ang pagbiyahe sa dami ng kasadang halos hindi madaanan. At mahaba rin daw ang pila sa mga gasolinahan at water refilling station. Kagabi, pumunta rin si Robredo sa Bohol at nakikipagtulungan ang kanyang tanggapan sa mga LGU. Ang kanyang vice presidential aspirant na si Senator Kiko Pangilinan na nanawagan sa international aid agencies na tumulong sa maapektado ng bagyo. Dumalo ang senador sa isang kasal pero agad umalis para mamahagi ng mga relief goods sa mga sinalanta ng bagyo. Pinaunahan ni presidential aspirant Senator Manny Pacquiao ang repacking ng mga relief goods sa General Santos City para sa mga naapektuhan ng bagyong Odette sa Visayas at Mindanao. Nakipag-unayan daw ang Team Pacquiao sa company Vice President Lenny Robredo para maihatid ang mga relief goods. Nanawagan ulit siya sa mga kapwa politiko para magkaisa sa pagtulong. Nasa anibersaryo ng Philippine Military Academy sa Baguio City si Presidential Aspirant Senator Ping Lacson. Pinangunahan niya ang pag-aalay ng ilang sandali ng katahimikan para sa mga biktima ng bagyong Odette. Kung kaya raw tumulong, may eleksyon man o wala, tumulong ng tahimik. Si Vice Presidential Aspirant Senate President Tito Soto naman sumama sa relief operation segment ng Eat Bulaga para sa mga nasalanta ng bagyong Odette. Nakipagpulong naman si Manila City Mayor Isko Moreno sa mga direktor ng mga ospital sa Maynila at sa Manila Health Department bilang paghahanda raw ito ng bansa ngayong may na-detect ng Omicron variant ng COVID sa bansa. Sa ngayon, wala namang na-detect ng Omicron variant sa lungsod na may 847 active COVID cases. Wala aktibidad ngayong araw si Presidential Aspirant Bongbong Marcos pero sa pahayag nila ng running mate na si Davao City Mayor Sara Duterte, nangako silang aaksyonan ang hinaing ng mga magsasaka kabilang ang tumataas na presyo ng mga imported na pataba at pagpapalakas ng produksyon sa bansa. Lilikha rin daw ito ng maraming trabaho.